Hello guys, welcome to Albay Homestead, ang ating channel. So guys, please like and subscribe to our channel para sa mga ganito pang video. So guys, nandito ulit tayo sa Sufing's Native Pig sa Malilipot, Albay. So ang nakikita nyo ngayon, si Juno ang ating barako. Si Juno ay around 1.5 years na since na-acquire natin siya. So ang bigat ni Juno is around 50 kilograms na siguro. So, yung ating mga native pigs, hindi talaga sila may ilap. So, kung nasanay sila sa tao, is that hawakan nyo lang sila at kusa silang lalapit. So, basically guys, ang ating mga native pigs, gustong-gusto nila ng masahe. Gusto nila ng masahe yung part na malalambot sa kanilang katawan, katulad ng mukha at saka at kanilang mga tiyan. Yan, ino-offer pa nila yan sa'yo para masahihin mo. So, ganun po yung ating mga native pigs. Hindi sila mailap, hindi rin sila nakakatakot. Yung itsura lang nila ang parang nakakatakot, pero hindi sila ganun. So, yan guys, si Juno, since 1.5 years na, makikita nyo, may pangil na rin si Juno. So, yan, since 1.5 years, yan. Merong pangit siya pero hindi nakakatakot as long as na train sila sa makisalamuha sa tao. So, yan guys. So, after 4.5 months, ito na po ang ating mga biik. Halos kasing laki na sila ng kanilang mga nanay. So guys, ang pinapakain po natin sa ating native pigs ay mga organic foods. Hindi tayo bumili ng mga commercial feeds para manatili silang organic. So basically ang pagkain nila ay darak, hinahaluan natin ng mga dahon ng madre agua, dahon ng kamote, at saka yung mga sirang prutas, pwede nyo rin ipakain ng mga sirang gulay. Hahaluan nyo lang sila ng darak. Gustong gusto yan ng ating mga native pigs. So yun. Okay. Ang isang requirement din, kailangan talaga may tubig din, available na tubig palagi sa ating range. Kasi kung mainit at saka nauuhaw sila, pupunta lang sila dyan sa may tubig. So, yan guys. Kung makikita mo, ito yung kulungan natin. Basically, ito ay isang niyogan. At saka nagpatanim din tayo dito ng kakao. Mga 2 years ago, before pa tayo gumawa ng ganitong pig or babuyan. So, yan guys, ang ating area ng range is around 2,000 square meter. Pinabakod po natin ito ng hog wire. So, yung hog wire is mas mainam na pang bakod kasi mas makakatipid ka. Sa isang hog wire is around 3,000, yung isang 100 meters. So, gawa ka ng mahabang bakod out of that. So, yan guys. Yung 2,000 square meter natin, umabot ng 7 to 8 rolls ng ating hog wire. Na-acquire natin siya through sa internet kasi sa Bicol, konti lang yung supply ng ganon. So, yan guys. Makikita nyo naman ang ating mga native pigs ay masaya. So, sinasabi nga pag ang kinakain mo ay masaya, siguro ay magiging masaya ka rin. Kasi ang konsepto nga is kung you are what you eat. So, basically yung mga pigs daw na nakagala is that wala silang stress. So, ang kinakain mo ay hindi stressful na karne. So, yun yung ano natin, yung parang isang konsepto kung bakit na-inspire tayo na maging organic. So, basically, meron tayo mga puting baboy, pero since na-inganyo tayo mag-alaga ng ganito, kaya at least na ano natin, yung konsepto ng pagiging organic. So, yun guys. Yung ginawa natin palang pakainan ay yung mga sirang gulong ng sasakyan. So, and it is kahit saan makakakuha ka niyan o makakahingi ka ng mga sirang gulong. Hatiin mo lang siya ng dalawa para maging pakainan. Also, yung
mga sirang kaldero. So, kahit apakan nila yan, hindi na masyadong mayuyupi. Kasi, basically, yung ating mga baboy talaga nag-aagawan sila sa pagkain. Ayan. Ayan, guys. Basically, ang saya mag-alaga ng native pigs kasi nakaka-relax siyang panoorin sa iyong backyard. Tapos, makikita mo rin silang lumalaki mula sa biig. Ayan. Hindi rin sila maingay. Hindi rin sila mabaho. Kasi basically, yung mga native pigs natin ay may isang area lang na pinagdudumihan. So, hindi mo sila makikita kung saan-saan na lang tumatay or dumudumi. May isang area sila na pinupuntahan. Pag ganito kalawak ang ating range, may isang area talaga na doon lang sila na dumudumi. So, hindi siya mabaho kasi natutuyo rin dahil sa naka-open air nga tayo. Compared doon sa nasa kulungan, talagang naiipon yung dumi at saka nagkakaroon ng amoy. So, yung ganito guys, kahit sa likod ng bahay nyo or sa side ng bahay nyo yung kulungan, wala kayong maaamoy kasi yun po yun. Walang amoy na ma-inhale within the vicinity ng ng ating range. Yun guys. So, sa kung mainganyo kayo guys, isang magandang alternative source of income kasi hindi naman sila magastos masyado. As long kung masipag ka nga magtanim, hindi mo kailangan gumastos para sa pagkain. Kasi ibibigay mo lang sa kanila yung mga dahon ng kamote kung may mahaba ka or magluluto ka ng dahon ng gabi, pwede mo rin ipakain sa kanila. So, yung ang price pala ng ating darak is only 200 to 300 pesos. So, sa ganito kadami, mayroon tayong 12 na biik. Umaabot tayo ng 3 sako sa isang linggo. So, yung 3 sako times 3. So, meron tayong 900 per 1 week. So, yan guys. Ito yung yung mga biik. After na lang kumain, usually makikita yung mga native pigs is natutulog. Yun yung usual na habit ng ating mga pigs. Kahit yung puti, ganun din siya. So, yan guys. Kung makikita nyo yung sa likod niya, ito yung hagwire natin na pinaglalagay at saka ginawang bakod at saka mga kahoy na pang range natin. Maganda yung native pigs kasi alternatively makakuha ka ng income kasi maibibenta mo yung lechon o yung biik sa halagang 3,000 sa loob lang yan ng ng isang taon. So yan guys, sana ma-encourage kayo na mag-acquire din ng native pigs. Kung may malawak kayong bakuran, pwede nyo rin gawin, or kung may maliit kayong bakuran, pwede nyo rin alagaan yung native pigs natin, pwede nyong itali lang. So, yun, hindi naman kailangan na may malawak ang bakuran para makapag-alaga ng native pigs. So, yun guys, thank you. Sana ma-inspire ulit kayo sa aming video. So, subscribe and like to our channel para sa update ng ating mga native pigs. Thank you!